nakakatulong yan ng malaki dito sa mga Spider-Man at Spider-Man. Welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman sa vlog natin for today, eto, dito naman tayo mag-focus ngayon sa mga spider plants. Ito yung first ever na gagawa tayo ng vlog regarding dito, kaya magiging helpful. Kaya magiging helpful ito and useful sa mga gustong mag-alaga ng spider plants at doon na rin sa mga may alaga ng spider plants. At syempre, bago tayo magsimula, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, greenyard.ph. Sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandito dito po sa screen yung aming complete address. At ito nga ang simula ng ating video and syempre tatalakayin natin kung paano ba yung tamang pag-aalaga ng spider plants at saka syempre yung mga experiences din namin sa pag-aalaga nito at saka syempre yung mga benefits na maaari nating makuha dito sa mga spider plants. Unahin na natin dyan yung mga benefits and pagdating dyan, yung benefits nito, isa to sa pinakamaganda at the best na house plants na pwede kang magkaroon. Kasi unang-una sa lahat, low maintenance, easy to maintain, at saka napakadaling buhayin itong mga spider plants. At saka hindi siya maselan, hindi siya picky. Basta alam mo kung paano siya alagaan, kung alam mo yung pinakagusto niya. So parang snake plants din. Although, ito kasing mga spider plants, sa may mga varieties kasi ito na talagang halos hindi mo kayang patayin eh, yung parang hard to kill na halaman. Eh, pakita ko sa inyo later yung spider plant, yung variety ng spider plant na halos hindi mo talaga siya kayang patayin. And yan ay proven and tested na. Diyan, katulad din siya ng snake plants. Number one, pagdating sa pagtanggal ng mga air pollutants na nakapaloob, maaaring nasa loob ng bahay mo na hindi mo syempre alam. So yun, isa siya sa pinaka best na halaman pagdating sa bagay na yun. Katulad na rin ng snake plant. Kaya isa to sa pinaka maganda. Tsaka isa pa, pagdating dito sa mga snake plants, bukod nga sa low maintenance, at one of the best when it comes to removing air pollutants sa loob ng bahay natin is napakamura. Siya yung tipo ng halaman na masasabi nating hindi nagtaas yung presyo, hindi even if nung nagmahalan lahat ng halaman, siya naging, halos ganun lang din yung ano niya, yung presyo niya. And siguro, dahil sa common itong halaman, itong spider plant sa atin, medyo na-underappreciate siya, di ba? Lalo na naglabasan yung mga ano, naglabasan yung mga magaganda, yung mga rare plants. So, karamihan talaga ng mga common at saka yung mga madalas natin makitang mga halaman, ay hindi masyadong napansin. Kasi nga, nauso yung mga rare plants. Pero itong mga ordinaryo at mga common na halaman na madaling makita dito sa atin, siya pa yung pinaka magagandang i-display sa bahay dahil nga doon sa kakayanan nila na mag-remove ng toxins doon sa air. At ang isa pa sa nabasa ko ay itong house plant na to, ang spider plant, ay isa sa mga house plants na kayang mabuhay kahit pa yung soil na gamit mo ay contaminated ng mga heavy metals. Katulad nun, kung halimbawa masyadong malama, mataas yung lead na meron dun sa soil, kaya niya pa rin mabuhay. Yun yung isang maganda dito sa spider plant. Bukod sa kaya niya mabuhay doon sa contaminated ng heavy metals, kaya niya ding i-remove yung mga lead na naanto doon sa soil. So, nagiging helpful pa siya. Hindi niya lang kaya mabuhay, kundi kaya niya ring alisin. Ang isa pang benefits na nabanggit at nabasa ko ay syempre, itong spider plants na to ay isa sa kinoconsidered na lucky plants pala. And related siya sa feng shui and maganda daw siyang i-display sa mga bedrooms at saka sa living rooms natin. Talagang win-win situation ka kasi kung halimbawa mahilig ka sa feng shui, mahilig kang maglagay ng mga decorations na naaayon o related sa feng shui, ito na yung spider plants. Tapos kaya niya pang mag-remove ng toxin sa air. So talagang win-win situation tayo pagdating dito sa mga spider plants. At ang isa pa na maganda dito sa mga spider plants, hindi siya harmful pagdating sa mga tao na may allergies. Kasi yung ibang mga halaman, lalo na yung nakakapag pa-bloom ng mga bulaklak niya, minsan may mga tao na allergic sa mga ganong klase ng mga, yung mga pollen or kung anumang klase ng halaman,
itong mga spider plants, almost wala kang allergies. Kahit pa sabihin mo may allergy ka, hindi siya masyadong ano, hindi masyadong makaka-apekto sa'yo. Yun yung isang maganda dito sa mga spider plants. Ang isa pa po, although ito, siguro sabihin na natin majority naman ng mga halaman, based dun sa mga studies na ginawa sa abroad, sa Amerika, nakaka-reduce ng stress, nakakatulong para makareduce ng stress kapag ka may mga halaman ka sa loob ng bahay mo. Siyempre, different varieties of plants, different kinds of plants, makakatulong lahat yan. And hindi rin iba itong mga spider plants. Ang isa pang maganda mo kasi dito sa mga spider plants, napakarami mong pwedeng gawin sa kanya. Pwedeng-pwede mo kasi siyang ilagay sa even sa pot na matataas kasi mas advisable. O kaya kung halimbawa, yung pot mo medyo maliit pero mayroon siyang plants, anong tawag doon? Yung pot, na yung stand ng pot, na para at least ma-elevate mo yung paso. Kasi importante yan pagdating dito sa mga spider plants, lalo na sa ganitong varieties. Kasi as you can see, naglalaylayan talaga o bumabagsak yung karamihan ng mga babies ng mga spider plants. Kaya para hindi siya naman nakalapat sa floor, maganda kung medyo elevated yung pot na gagamitin natin. Or di kaya naman, pwede mo siyang ilagay sa hanging basket. Yun yung parang sabihin na nating pinaka-tupat niya, yung basket. Doon talaga usually inilalagay ang mga spider plants. And napakarami naman nating options na pwedeng pamilian. Napakaganda niyang ihang. Hindi kaya naman, yung isa katulad nitong meron tayo ngayon, ay nakalagay naman siya sa vertical pot. So pwedeng-pwede siya kahit saan mo siya ilagay. Walang problema sa kanya. Marami kang options, marami kang pagpipilian. Ang isa pang maganda dito sa mga spider plants, most of the plants na meron tayo, karamihan, especially yung mga philodendrons, ano yan, toxic yan sa pets natin, especially sa cats and dogs. Pero pagdating dito sa spider plants, hindi siya toxic sa mga hayop, sa mga alaga nating hayop. Kaya very safe siya kahit pasabihin mo may mga pets tayo sa loob ng bahay. Ngayon, pumunta naman tayo sa pag-aalaga ng mga spider plants. So pagdating sa pag-aalaga ng spider plants, ano pa yung pinaka-the best pagdating sa kanila? So since karamihan ng mga spider plants ay yung varieties nila ay matibay, so yung pag-aalaga niya, sabihin mo ng low maintenance talaga. Huwag mo lang siyang ilalagay, unahin natin ang sunlight, huwag mo lang siyang ilalagay talaga sa direct sunlight. Kasi kapag ka nilagay mo siya sa direct sunlight, isang magiging dahilan yan ng mga dahon niya para masunog. Yun yung isang problema natin sa kanya. Minsan kahit pa filtered yung pinaglalagyan mo, kahit pa sabihin mo may net, yung pinaglalagyan mo, kapag ka hindi ganun, pagka manipis yung net na patong, kasi minsan, even yung halimbawa, meron kasing 80% ng shade, tapos may mga dinodoble pa yan, so parang 160 na. Yung mga ganun, ubra yun, pero kung sasabihin mong single lamang yung shade ng net na ilalagay mo sa kanya, medyo mainit pa rin. Lalo na kung halimbawa nakahang siya or malapit siya dun sa net, dahil nasa hanging basket siya. So, mas maganda kung walang direct sunlight at nafi-filter yung direct sunlight para hindi naman masunog yung dahon ng ating mga spider plants. Ang isa pang naging reason kung bakit nagkakaroon ng brown tip at saka nasusunog, nagkakaroon ng crisp tip yung ating mga spider plants dahil sa lack of humidity. Mas maganda kung halimbawa pag kasi minsan sobrang dry yung air dun sa palibot ng halaman, nagiging caution eh kasi nga wala siyang humidity na makuha. Kaya pansinin nyo, kung nakapasyal kayo sa mga garden, bukod doon sa may nakalagay talaga silang net doon sa ano sa ibabaw, lalo na pagka yung napuntahan nyo ay mga hanging plants, mas nagiging healthy ang mga spider plants kapag magkakasama sila. Kasi nakakapag-create sila ng humidity sa palibot nila. So yun, mas maganda. Yun yung isang way kung paano natin papataasin yung humidity. Basta wag lang natin siyang ilalagay sa mga like yung halimbawa yung sa buga ng ano ng aircon, mainit kasi yun eh. So mas maganda naman kahit pa sabihin mong low maintenance, mas gusto nila yung medyo mataas ng konti yung humidity para maiwasan lang na magkaroon sila ng mga brown tip. Isa pang reason kung bakit nagkakaroon syempre ng brown tip at medyo naninilaw, kung mapapansin niyo, medyo naninilaw yung inyong mga spider plants is because maaaring kulang sa dilig. So yun, mas prone ang spider plants, sabihin na natin, parang mas prone siya sa underwatering compare mo sa overwatering. So yun ang pansin ko ha. Kasi kaya naman nila, halimbawa, kahit ilagay mo siya sa labas, let's say 1 week na tuluyang umulan, hindi naman magsasuffer yan sa ano eh. Hindi naman yan magsasuffer sa overwatering eh. As long as
yung pots, yung pinaglalagyan mo, yung basket, talagang well-drained. Nakakalabas lahat ng pumapasok na tubig sa kanya. And kung halimbawa tubig ulan lang naman, kahit pasabihin mo nakababad sila sa ulanan, and since makapal yung spider plants mo, lalo na kung makapal yung spider plants mo, na nasasangga naman nila, hindi naman lahat ng ulan pumapasok sa kanila kasi dahil nga dun sa mga leaves na nakapailibot sa ibabaw niya, so i-deflect nila yung mga karamihan ng tubig ulan na maaaring pumasok dun sa pinaka-soil. So, yun yung maganda sa kanila. Yun nga, pagdating sa watering, syempre, huwag pa rin nating hahayaan na mag-overwater tayo kasi magiging cause pa rin yun ng pagkabulok or pagkamatay. Pero more on ganun eh, mapapansin nyo na naninilaw tapos natutuyo yung mga tip ng inyong mga spider plants. More on sa humidity, sa direct sunlight, o kaya sa underwatering ng ating mga spider plants. So, yun yung maaaring cause. Kaya yun yung ating babantayan. When it comes sa fertilizer, ubra ang MSG dyan. Halimbawa, hindi nyo pa napapanood yung video na yun. Meron tayong content regarding kung paano gagamit ng MSG. Pwede rin. O kaya yung mga ano talaga. Kung meron naman kayong fertilizer talaga, pwede naman natin gamitin yung mga complete na fertilizer. Makakatulong sa kanila yun, syempre, para mas maging healthy. When it comes naman sa soil na ginagamit, so ang soil na ginagamit namin, usually or normally, yung mga soil na ginagamit namin sa karamihan ng aming halaman. So ano yun? Yun ay mixture ng tuyong ipanampalay, tapos garden soil. Yung garden soil, kung ano man yung makikita mo sa bakuran, ihahalo mo lamang yung tuyong ipanampalay. Mas marami, twice ang dami ng tuyong ipanampalay pagka hinalo mo doon sa garden soil. Tapos i-mix mo ng mabuti. Natulong yun para at least, unang-una, mas gagaan yung mixture kasi hindi siya solid na lupa. Pangalawa, nakakatulong yun para maging well-drained yung soil mixture mo. At the same time, yung kasing mga rice hull na yan, yung tuyong ipanampalay na yan, nakakapag-keep yan ng moisture. So, makakatulong yan ng malaki dito sa mga dito sa mga spider plants natin, lalo na at mas gusto nila yung medyo merong humidity ng kaunti. Yun naman talakayin natin yung iba pang factor kung bakit nagkakaroon ng parang yung brown tips at saka mga brown leaves itong ating mga spider plants. Una na nga dyan yung ano ha, sabihin na natin ito yung stress of over at saka underwatering. Dalawang factor kasi yan. Kapag ka syempre nag-overwater ka, katulad ng sinabi ko kanina, mabubulok yung ugat, mag-re-reflect pa rin yun doon sa mga dahon niya. So, kailangan mong i-analyze, kailangan mong obserbahan kung ano ba yung ginagawa mo talaga or ano yung maling ginawa mo doon sa halaman. Over ka or nag-underwater ka ba? So, kailangan mo munang i-analyze bago mo masolusyonan yung problema. Pag overwatering, i-check mo, bisitahin mo yung ugat kung gaano kalala yung pagkabulok ng ugat niya. And kung talagang malala at kung may nakita kang mga nabubulok na ugat, na mga laman, well, kailangan mo siyang tanggalin para hindi na siya makahawa pa dun sa mga healthy, sa mga natitirang healthy na ugat. And mas madali yung, syempre, mas madali pa rin yung sa underwatering. Kasi syempre, mag-a-add ka lang, check mo lang yung soil. Kung halimbawa, toyo yan, sobrang dry. So, kailangan mo lang diligan. Pero hindi mo na maibabalik yung mga natuyong dahon niyan, yung mga brown tip niya. So, pinakamagandang magagawa na lang natin sa kanya is gupitin. Formahan mo na lang ng konti, yung gawin mo na lang medyo pointed para hindi naman masyadong obvious na natanggalan siya or nabawasan, naputulan siya ng dahon. Minsan, ang isa pang factor kung bakit nagkakaroon ng ganyan, kung sa tingin mo okay naman yung over at saka underwatering mo, so maaari yung mineral content na meron doon sa ating pinandidilig. So, kung halimbawa medyo matapang yung tap water, so mas maganda kung i-leave mo muna ng overnight bago mo siya i-leave. Pero hindi naman siya katulad ng Calathea na more on ganun talaga yung nangyayari sa kanya. Pero maaaring mangyari. Maaari pa rin mangyari, lalo na kung matapang pa rin yung chlorine content talaga. So, maaari lang. Kapag tingin mo okay naman or hindi ka naman nagsasuffer o hindi ka naman nagkukulang or sumusobro sa dilig, maaari mong tingnan yung ganung factor. Ang isa pa dyan, maaaring overcast sa fertilizer. Kapag ka, halimbawang nagsobra ka sa fertilizer, ganun yung mangyayari sa iyong mga dahon ng iyong mga spider plants. Kasi magkoko siya ng mga build-up or magkakaroon ka ng mineral build-up eh. Dahil dun sa too much fertilizer na inilagay mo sa kanila. Maaaring mag-form ng salt dun sa soil na maaaring maka-apekto sa health
ng inyong mga spider plant. Kaya siguro ang advisable na pag-fertilizer dito sa mga spider plants, at least pinaka-ginagawa kasi namin, karamihan sa mga halaman namin, so sabay-sabay naman sila halos lagyan ng fertilizer. So, once every 3 weeks o kaya once a month. So pinaka-ano na yun, pinaka-magandang routine na yun sa paglalagay ng fertilizer. And hindi sobrang dami, pinch lang, tatlong daliri lang. Kung halimbawa, yun yung gagamitin nyo, ayaw nyo nung pwede namang tunawin sa tubig yung fertilizer. O kaya kung halimbawa, maglalagay kayo ng fertilizer, 3 fingers lang, o kung ano lang yung madadampot ng 3 fingers nyo, ilagay nyo sa spider plant. Make sure na naandun siya sa tabi ng edge ng pot o kaya ng basket at hindi malapit doon sa spider plant mismo. Hindi malapit doon. So, ganun ang paglalagay. Kung halimbawa, buo mo siyang ilalagay yung mga fertilizer na gagamitin mo. And ang sunod nga dyan, syempre katulad na nabanggit ko, yung too much sun exposure. Huwag nyo silang itatapat sa direct sunlight, lalong-lalo na yung afternoon sunlight. Morning sunlight, kaya pa yan, walang problema dyan. Pero yung afternoon at saka yung noon, medyo mainit na talaga siya. Kahit pa sabihin mong sa tag-ulan, mainit pa rin. Katulad ngayon, tag-ulan na, pero pagka sumikat naman ang araw, sobrang init pa din. Kaya yun yung i-avoid natin sa kanila. And ang isa pang factor na maaari, kung lahat yun ang nabanggit ko sa una, ay okay naman, maaaring may disease ang iyong spider plant. Yun yung tinatawag na, kung hindi ako nagkakamali kasi, sinearch ko rin siya eh. So, ang tawag pala doon ay yung bacterial leaf blight. So, ang nangyayari dyan, nagkakaroon ng mga brown spot yung inyong mga spider plants. Unti-unti siya magiging dark brown hanggang sa mangingitim na siya, hanggang sa matutuyo na. So, ang nagiging cost pala noon, or kailangan nating iwasan para hindi mangyari yun sa mga halaman natin, huwag yung overhead watering based dun sa nabasa ko. So, ibig sabihin, kung halimbawa magdidilig tayo ng mga spider plants, kumuha tayo or hawiin mo yung pinakahalaman. So, pag hinawi mo siyang ganyan, doon mo didiligin malapit na mismo sa ugat at hindi yung naandun sa ibabaw, dito mo siya didiligan. So, yun. When it comes naman sa propagation, so, dalawa yung method na pwede natin gawin dito. Isa yung root division, so, yun yung tinatawag na pag-aakat. Ginagawa yan usually kapag ka nakita mo na nanganak na yung spider plants, dalawa na yung puno. So, sa basket, kung gusto mo na, yun, ginagawa yan kapag ka makakapal yung spider plants. Katulad nitong, itong ating nandito ngayon sa harapan natin. Nakalagay siya sa vertical pot na siguro 1 foot to. And makapal na siya. So yan, kapag ka tinanggal mo siya sa pinaka pot niya, makikita mo yan, pwede mo yung hatiin. Hati-hatiin bawat puno. So ganun ang mangyayari dyan. And then, i-transfer mo from one pot to another. So ganun. Ang other na propagation na pwede natin gawin dyan ay itong mga babies na naiproduce niya. So, katulad nito, pwede mo siyang ikat dito kasi ito baby spider plant na yan eh. Ayan, oh, makikita mo. Pwede mo na siyang kunin. At pag kinuha mo yan, mabubuhay yan kasi makikita mo to. Ito, ugat naman yan eh. So, yun yung isang factor. Kapag ka marami na yung nakalaylay na ganyan, although ito kasi nagsiserve as ano pa rin siya eh, pang paganda at pang decorate, pang design sa mga spider plants, nagsiserve as additional decoration sa kanila. Pero kung halimbawa gusto mong ipropagate yung mga spider plants mo at okay ka na sa kapal dito sa ibabaw, so pwede mo siyang ikat at ito yung itatanim mong panibago. And maghihintay ka lamang ng siguro 1 month, matagal na ang 2 months, bago maging makapal at maging talagang fully grown yung spider plants na kinuha mo. So, ganun yung propagation na pwede natin gawin sa kanila. And ang maintenance lang naman dito na gagawin natin, so yun lang, dilig lang. At pagkatapos, pagtatanggal ng mga brown tip, yan, eto. So yan, and peste, hindi ko alam ha, pero hindi pa ako masyado nakakakita ng peste dito sa spider plants eh. Alam, isa pa, yan, pagtatanggal para maging malinis, kasi eyesore eh, kung halimbawa makikita mo ng mga brown tips na ganito, hindi magandang tingnan eh, diba? Parang nakakasira, nakakabawas dun sa ganda ng halaman. Kaya yan, gugupitin mo lang yan. Mas maganda kung medyo wag flat yung paggupit para lagyan mo ng konting o gawin mo medyo pointed para at least hindi siya mukhang nabawasan nga katulad ng sinabi ko kanina. And ang isa pa, pagtanggal ng mga dahon. Ano, mga damo. Ayan o, katulad nito. Ayan. Tanggalin natin. So, ito. Ayan. Pagtanggal ng mga ganito. Kasi, importante na minsan, hindi mo namamalayan
na tinutubuan na pala ng damo yung inyong mga halaman. Importante yan kasi aagaw lang to ng ano eh. Aagaw lang to ng nutrients na nakukuha niya sa soil. Minsan kapag ka napabayaan mo yung ganyan, mas nagiging malago pa yung damo compare mo doon sa mga halaman mo para hindi maagawan ng nutrients ng mga damo. So lagi mong titingnan, lagi mong i-check, lagi mong tatanggalan ng mga damo. Other than that, yun, nabanggit ko na fertilizer at pagkatapos, checking kung merong mga namamahay ng mga insekto. Kung wala naman, pwede ka rin mag-spray, pwede ka pa din mag-spray para at least to prevent. Prevention is better than cure, ika nga. So, pwede mo siyang sprayan ng neem oil para hindi na siya pamahayan ng kahit na anumang insekto. Kapag ka-stress yung halaman mo sa kung anumang factors na nabanggit ko kanina, yun yung nagiging, sabihin natin, nagtitrigger para sa mga peste at diseases para atakihin yung halaman. Kasi yun yung isang, kasi yun yung main target ng mga insekto at ng mga peste, yung mga stress na halaman. So, yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, greenyard.ph po. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.